About preparing to meet our God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang atin pong daigdig ay nababalot sa mga talinghaga ng ating panahon. Marami po ang nagsasabi na mahirap ang ating kalagayan sa panahong ito at tunay ngang mahirap. Pero sa kahirapan kayang ating kinakaharap sa ngayon, tayo kaya ay mayroon pang lunas para dito? Ang Diyos kaya ay nakatunghay sa tao at ano kaya ang paraan ng Diyos at paano kayang pamamalakad ang gusto niyang maganap? Yan po ay atin pong subukang hanapin ngayong gabi ang mga katugunan at harinaw kapatid na ikaw ay makasumpong din ng tama po na panuntunan sa paglingkod sa Panginoon at makasunod ka at maging handa ka upang sumalubong sa Diyos. Tayong lahat muna ay tumayo at tayo manalangin aming Diyos na mapagpala sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa buhay, sa kalakasan at sa mabuting kalusugan. Marami pong salamat o Diyos sa sigasig at sa tunay po Panginoon na kalakasan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po sa wisdom, maraming salamat sa power at maraming salamat sa inspiration na ngayong gabi po kami ay nagkakatipon upang ikaw ay aming pong palugdan at ikaw ay aming pakandugan ng aming tauso puso pong pagsamba sa iyo sa ganap na Espiritu at katotohanan. Salamat po sa iyong pagpapala at ngayon ang kalayaan na aming tinatamas sa Panginoon ay aming pong gagamitin upang ikaw ay paluwalhatian at ikaw ay taas, ikaw ay sambahin, ikaw ay purihin at o Diyos, kumikilala kami sa iyong tunay na pag-ibig at pagmamahal sa amin na sa kabila ng iyong kapangyarihan, Panginoong Hesus, kami ay iyong minamahal bilang iyong tunay na mga anak at hindi alintana sa iyo na kami ay tao sapagkat kami iyo pong ginawa ayon sa iyong larawan at kung kami ay magkusa at maging masunurin sa iyo, Panginoon, pagpapala po at mayamang basa
basbas ang amin pong makakamit buhat sa iyo. Lord God, pagpalain ang bawat isa na nakikiisa ngayon sa gawain ito. Lord God, saan man sila naroroon sa kanilang mga tahanan o sa abroad o sa limang dako ng buong daigdig, Panginoon, mayamang basbas at pagpapala ang aking inihiling para po sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Malugod ka, O Diyos, at mataas ang dakilang pangalan mo in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And so, kapatid, atin pong purihin ang ating Diyos sa kanya pong kadakilaan at ating pasimulan at ating pag-aaral. There are three kinds of crisis the world is facing right now. Tatlo po ang mga kahirapan na sinusuong ng atin pong daigdig sa ngayon. Number one po ay crisis of nature. Ito pa yung mga natural crisis tulad po ng calamities, earthquake, storms. Madalas po yan. And then, letter B, health-related crisis like COVID-19. Tapos yung pangatlo ay leadership or political crisis. And then number four is economic crisis or scarcity. Let's take crisis of nature or natural crisis. Ito po yung mga calamities, earthquake, at saka storms, mga bagyo. At ang health-related ay ito po yung tulad ng COVID-19 ngayon na isa po sa pinakamahirap na nararanasan po ng ating daigdig buhat pa po nung una. Ayan, makikita natin yung pong building na yan ay natumba po sa lindol ng isang bulkan po ay sumabog. Napakalakas na hangin at kidlat. Halos matumba po yung mga niyog and yung poste po'y natumba talaga. Health-related natural crisis like COVID-19. See the picture. Lahat ng tao ay nakamask. Lahat ng tao, mga kapatid, kahit nasa malayo, ay nakikita po nating nakamaskara. Nakalagay ng mask sa kanila pong ilong at bibig. Ang iba ay meron pong face shield. Like that, it's very normal today na kapag lumabas ka, kahit nga dapat sa pamamahay, kailangan mo pa rin ng face mask sapagkat ang COVID-19 virus ay umatake po sa pamamagitan ng ilong, bibig at sa mata. Then leadership, political crisis, citizens are not satisfied. Therefore, yung kanilang unrest is resulting to, number one, riots. Nagra-riot sila, mga kapatid. Lumalabas sila at nagra-riot sila. Nagra-rally sila sa kalsada. Nagre-rebuild sila. Ayan. Gumawa sila mga placards, nagmamarcha sila kalsada at sila po ay sumisigaw. Make America, make Philippines think again. Oh, mga educated na mga tao yan. Mayayaman ang iba niyan sa lipunan. May mga pangalan na inaalagaan, pero dahil unsatisfied po sila sa pamamalakan, kung kaya po sila ay naglakas loob na lumabas upang ipahayag ang kanilang dissatisfaction. Laging sinisigaw, mga kapatid, ang freedom because we deserve freedom. Of course, yes, everybody deserves freedom. At dadako tayo doon sa economic crisis naman. Economic crisis, ito po yung kahirapan tungkol po sa pananalapi at hanap buhay. Ngayon, mga kapatid, dinadahan-dahan ko sapagkat maging ako ay nasyak dito. Talagang
sabi dito in the Philippines alone, over 2,000 companies have closed already due to pandemic, says the Department of Labor and Employment. Ilan kaya ang nawala ng trabaho sa 2,000 companies na ito? Local businesses from mom and pop stores to ferry services are closing left and right as a result of the COVID-19 pandemic. With quarantine still in effect, some companies have gone months without business. Restaurants, hotels, and even strip clubs have felt the impact of the pandemic. Grabe. While the Philippine Statistics Authority or PSA stated that the unemployment rate was at 17.7% in April, around 7.3 million unemployed persons abroad, around 321 OFWs have been displaced due to the worldwide crisis. Tinanong sila, gusto ba ninyong umuwi sa Philippines? Would you want to come home to the Philippines? They said no. Because it is more difficult to live in the Philippines than in the foreign land, according to them. Tunay po na napakahirap. Hallelujah. According to Washington Post, businesses used to define America's economy. What defined America's strength? And why America is being called the richest nation or the most powerful nation? It's because of the businesses over there. Used to be businesses were used to define America's economy. But with the pandemic, it has changed forever. More than 100,000 businesses have closed forever as the nation's pandemic toll escalates. More than 100,000 businesses. Kung kilala po ninyo ang Pizza Hut, kilala niyo ang Wendy's, kapatid, damay po sila. I have listed some of the companies that have filed bankruptcy and others have already closed their shops and they cannot return to business anymore. According to the World Today, Victoria's Secret declared bankruptcy. Victoria's Secret declared bankruptcy. It's almost unbelievable sapagkat thousands po ang branches ng Victoria's Secret all over the world. Zara closed 1,200 stores. La Chapelle withdraws 4,391 stores. Chanel was discontinued. Hermes is discontinued. Oh, sayang yung bags nilang 2 million pesos ang isang bag. Hermes. Patek Philippe, discontinued production. Rolex, discontinued production. Rolex is the most luxurious watch sa buong daigdig, mga kapatid. But they have discontinued production already. The world's luxury industry has ceased production. Nike has a total of $23 billion preparing for the second stage of layoffs. Magtatanggal pa sila ng mga tao. Needless to say about the travel, the founder of Airbnb said that because of pandemic, 12 years of efforts were destroyed in 6 weeks. Grabe, yung 12 years na pinaghirapan po ng mga companies, mga kapatid, ay sinira lang sa loob ng 6 na linggo. Even the Starbucks also announced to permanently close their 400 stores. Unbelievable, Starbucks. Whew. Sayang ang coffee. Under the weight of the new crown pandemic, many giants are facing the crisis of failure. 5 months of pandemic were in debt and tens of thousands of companies went bankrupt, so the company was seriously replaced. If your company is still there and there are no pay cuts or layoffs, please treat your company well because they still insist on carrying all the tests that you can't see.
Kung ngayon ang company ay nagpapasahod pa rin at hindi ka tinatanggal, mahalin mo siya, kapatid, sapagkat kanya pong binabata at tinitiis at kanya pong sinasagupa ang lahat ng hirap at lahat ng pagsubok upang may pagpatuloy po yung trabaho mo. Hindi mo lang nakikita. And humans are facing the pandemic that cannot be controlled. The second half of 2020 is the challenge of corporate strength. So we are now in July. This is starting now for the challenge of corporate strength. Kaya po, kawawa po ang atin pong economy sapagkat di lang gapang, kundi talagang hindi na makakausad pa, mga kapatid, ang mga companies natin, mga may-ari ng kumpanya, malulugi po. The coming of the one world ruler Antichrist called the Beast. At alam ba ninyo, mga kapatid, kung bakit po nangyayari itong economic crisis nito? Mayroon pong nagpaplano behind it. You know who is the one who planned it? Satan himself. Because he would want to reveal his manship to become the Antichrist. He is called the man of sin, called the beast. At siya po ay paparito upang mag-rule sa buong daigdig. Kung kaya po, yung inyong makikita, linawin po natin ating mga mata. Ang tanong ko sa inyo, bakit po pinipilit ang mga companies ngayon na sumuong po sa matinding pagsubok? Wala pong may gusto niyan. Pero mga kapatid ko, ang mga companies na ito sa kagustuhan nilang makaahon at ang mga mamamayan sa kagustuhan na magkaroon din po ng suporta sa kanilang sarili at sa kanilang family. At dahil gumapang na po ang industriya at ang ekonomiya, ay wala na pong supply na makukuha pang taong bayan, mga kapatid ko. Saan man sila susuling, wala po silang makukuhang tulong. Kung kaya po, lalabas po ang Antikristo at mag-offer po ng tulong sa isang kondisyon na ikaw ay dapat magpailalim at kumilala sa kanya bilang Diyos po ng sanglibutan at siya po ang maghahari at gagawin po niyang lahat ng mga tao na under sa kanya at ang lahat po na kanya pong magiging sakop at kanyang kapanalig ay bibigyan po niya ng tatak ng 666 sa pamagitan po ng computer chip, mga kapatid ko. Ilalagay lang po dito sa kanang kamay at sa noo. Yan po ngayon ay pinapractice na, nauna na po ang Sweden. I didn't say na yan na mismo yung 666, pero kanina na pong nire-rehearse, mga kapatid. In-exercise na po, tinitesting na po nila ngayon kung talaga ba. Even the formation of the COVID-19 leadership, mga kapatid ko, is geared towards the role of the Antichrist. Maraming nagsasabi na hindi sila contented kung kaya nagre-reklamo ang marami, mga kapatid. But for us, Christians, we don't join them because we cannot complain. We cannot attack anybody. We cannot blame anybody. It is because we know that this is the plan of God. This is the plan of God. Ang akala nila na isa nilang Diyos. No, this is part of the peace of God, the masterpiece of God, which is eternal life. Kapatid, ang tangi pong unit at saka item ng Diyos na inilalakad para sa tao ay ang kaligtasan at eternal life. Kitang-kita po na dito sa sanglibutan ng ating kinaroonan ngayon, mga kapatid ko, ay wala pong pag-asa dito. Makikita natin na yung mga taong mayayaman sa ngayon, mga may-ari ng companies, mga billionaires and even trillionaires, maniniklohod po sila. They will be put down and they will kneel down before the Antichrist. Bakit? Yung kwarta po, mga kapatid ko, mawawala na pong silbi yan. Because in the one world government, it's no longer money that is important.
Kung hindi po yung one world government, kung sino lang ang magpasakop doon, sila lang po mabubuhay. Okay? And so, kaya nga 3.5 years lang po ang paghahari ng Antichrist ng masagana, sapagkat pabibilibin niya ang daigdig mo kapatid na kahit wala kang trabaho, kakain ka, basta ikaw ay magpatatak lang ng 666. Saan ka magtatrabaho? Walang company. Gapang na lahat, namatay na lahat ang mga companies, mga kapatid ko, tumigil na lahat. Saan ka papasok ng trabaho? Unti-unti yan. There may be industries that would remain, mga kapatid ko, but still it will be controlled by the Antichrist. So, what is now the solution of the world for this? Napati tayong Christians, kumakain tayo ng bigas. We also eat the same with the people who are living in earth. And we are also living in earth. Although we are not permanent in earth, mga kapatid ko, but while in earth, we still have to eat our food and drink our water. Tama po? Now, today, things are changing faster than ever. We are clearly at a moment of great global transition and transformation. Pansin niyo ba? Naka-transition po tayo at saka transformation. Mga dating hindi natin ginagawa, ginagawa na ngayon. Hallelujah. The Holy Bible tells us all about these things to happen in the end times. Sinasabi po ng Biblia, ang lahat ng mga ito, mga kapatid ko, at ito po'y mangyayari sa huling kapanahunan. Ibig sabihin, huling kapanahunan na tayo ngayon. Amen. In Luke chapter 21, verse 26, men's hearts failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. And then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. And he spake to them a parable, behold the fig tree and all the trees, when they now shoot forth, ye see and know of your own selves that summer is now near at hand. So likewise, you, when you see these things come to pass, know you that the King of God is near at hand. Pag nakita na natin, mga kapatid, na nangyayari na ang mga bagay na ito, alam na natin na ang kaharian ng Diyos ay napapanahon na. Malapit na, mga kapatid ko. Verily I say unto you, this generation shall not pass away till all be fulfilled. Sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus Christ, ang henerasyon na ito ay hindi po lilipas hanggang sa mga matutupad ang lahat ng mga ito. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. And take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that they come upon you unawares. At inyong ingatan ang inyong mga sarili, baka kayo ay mga busog at mga lango sa mga pagsusumakit sa buhay na ito, at inyong makaligtaan ang araw na yan at dumating nang hindi kayo handa. For as a snare shall it come to on all them that dwell on the face of the earth, of the whole earth, mga kapatid. Sapagkat ito daw ay talagang mangyayari para sa lahat, sa buong daigdig at sa lahat ng mga nakatira po sa lupa. So makikita natin ngayon, lahat po ng mga bansa, nangyayari po kasi kanila, mga kapatid, na sila po ay nagmamask na lahat. Yung atin pong batas dito, yan pong batas din po sa buong daigdig, mga kapatid. Mapakomunista o demokrasya, pareho sila na nagwi-wear ng mask ngayon. Chinese, Japanese, Korean, Filipino, Amerikano, Mexicano, lahat, mga kapatid ko, ay nagsusuot po ng face mask. Iisa po yan. Now, watch you therefore and pray always that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. Therefore,
Thus will I do unto you, O Israel, and because I will do this unto you, prepare to meet your God. Ang sabi ng Panginoong Diyos, mga kapatid, ikaw maghanda, Israel, sapagkat akin itong gagawin sa iyo, kung kaya maghanda ka na sumalubong sa iyong Diyos, O Israel. At alam po natin, mga kapatid, na ang Israel na salita ng Panginoon ay ungat patungkol ito sa bansang Israel, pero yes, patungkol din po ito doon sa mga sumampalataya na kay Jesus Christ at mga nabautismuan sa kanyang pangalan, sapagkat kapag tayo sumampalataya kay Jesus Kristo na siya po ang Diyos na nagkatuwang tao at nahayag sa laman, at siya po, mga kapatid, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, at siya ang Diyos ng habang panahon, mga kapatid ko. Excuse me. Thank you. Alam natin, mga kapatid, na by virtue of our faith in the Lord Jesus Christ and by the virtue of the water baptism in the name of Jesus Christ sa water, mga kapatid ko, we become an heir of Abraham. And therefore, if we are heirs of Abraham, then we are partakers of the promise which is New Jerusalem. And so, in the Bible, in Galatians, mga kapatid ko, if you believe in Jesus Christ and if you are baptized in the name of the Lord Jesus Christ, you are called the spiritual Israel. Hallelujah. Sabihin natin, hallelujah. I'm glad I am a spiritual Israel of God. Hallelujah. Praise the Lord. So, maghanda tayo, mga kapatid, sapagkat gagawin ng Diyos ito, totoo na ang sanglibutan ay dadako at tutungo po doon sa kalooban ng Panginoon. At sinasabi nitong mangyayari, ang minsan, mga kapatid ko, nagre-reklamo ang tao, bakit ang hirap-hirap na ng panahon ngayon? Bakit po may mga leaders na ganito ang mga pamamalakan? Mga kapatid ko, sinaman ay hindi nila magagawa ang anumang naiisip, mga kapatid, sapagkat under din po sila. God has purposely done this to the world, mga kapatid ko, upang matupad po yung kanya pong plano at ang Diyos po ang dapat na masusunod. Kung tayo ay nakatingin po sa ating Panginoon, maintindihan po natin ang lahat, mga kapatid, sapagkat may dalawa pong paraan ng tao ay makipagkita sa Diyos. Number one, ang paraan ng tao makipagkita sa Diyos ay kamatayan. Sabihin natin in Jesus' name. Sana po huwag na tayong dumanas pa ng kamatayan sa atin pong laman, sapagkat malapit naman na ang rapture, mga kapatid. Sana po makatagal tayo at tayo ay pintulutan ng Diyos na sumalubong sa Kanya sa rapture nang hindi na po tayo dadanas pa po ng kamatayan sa atin pong physical na pangangatawan. At ang pangalawa ay by qualifying to the rapture. Kapag ikaw ay qualified sa rapture, mga kapatid, at buhay kang madatna ng Panginoon Jesus Kristo, ikaw ay mapapalitan lang sa isang kisap mata. Yung mortal body mo, yung mortal body ko na ito, ay papalitan ng Diyos ng isang immortal body. At alam na natin, pag immortal, wala pong kamatayan, mga kapatid. Wala po tayong maranasang kirot at sakit at hapdi, kapatid, sa isang kisap mata lang. Kung kaya po, importante na tayo po maghanda. Importante na atin ang tinanggap ang Panginoon Jesus Kristo ngayon pa lamang. Importante na atin na pong inayos ang lahat pong dapat ayusin tulad po ng water baptism in the name of Jesus Christ para mapatawad ang ating kasalanan at ating tatangkapin ang kaloob ng Espiritu Santo. Para sa ganun, mayroong katulong tayo, mga kapatid, sa atin na magmuhay po bilang anak ng Diyos. Sapagkat kung iyong pipilitin na mamumuhay ka na bilang anak ng Diyos pero wala kang Holy Spirit, kapatid ko, at hindi mo pa natanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus Kristo at hindi ka pa nakatanggap ng kaloob ng banal na Espiritu, kapatid, you can't make it because to follow God is only according to the will of God. And the will of the Father is for everyone to come to Jesus Christ and accept Him as the personal Lord and Savior, as God manifests in the flesh, as the Savior
who can forgive because He has redeemed us through His blood. At mga kapatid, ang plano ng Diyos ng bawat isa po ay matatanggap po ng banal na Espiritu sa pamagitan po ng botismo. Ngayon, paano mo maunawaan ang salita ng Diyos? Paano mo maunawaan ang kaluban ng Diyos kung wala kang water baptism, kapatid? Kaya po, hindi po ito religion. Hindi po ito sa kung ano man, mga kapatid ko, ito'y malasakit po sapagkat maniwala ka, talagang malapit na po ang tinutukoy ng Diyos na kanyang pagbabalik. At anyways, kung hindi man magbabalik pa ang Panginoon, nasisigurado mo ba ang iyong buhay? Di ba hindi? Ang sabi nila, kapag matanda ka, madali kang mamatay kaysa bata. Mga kapatid, mayroon akong kapatid nung isang araw lang nilibing. Siya po ay pangatlo sa akin. May isang kapatid, tapos siya, pangalawa lang pala mga kapatid. Pangalawa lang. 59 years old lang siya mga kapatid. At siya po'y binawian ng buhay. Nag-birthday pa siya, nag-blow pa siya ng cake mga kapatid ko. At kumain po siya ng ice cream. Nakangiti pa. Nang bigla na lamang na hindi siya makahinga mga kapatid. Dinala po sa hospital. Dead on arrival po siya mga kapatid. Laki nga po ng gastos ang pagpalibing sapagkat di po basta-basta magpalibing sa ngayon. Napakahirap. At tinatawaran pa mga kapatid na huwag siyang sunugin sapagkat di naman COVID mga kapatid ang ikinamatay. Pero nag-undergo siya lahat ng mga swab test, et cetera, and then dahil po namatayan mga kapatid, yung akin pong in-laws ngayon ay sila ay nag-experience po ng quarantine. 14 days silang magka-quarantine. And that's a question why they should be subjected to quarantine samantalang namatay po yung kanilang kapamilya na hindi naman sa COVID. Pero para daw makasigurado, dahil uncertain daw ang isip nila, the death was aggravated by COVID-19 daw mga kapatid, kung kaya much better na sila i-quarantine. So that is now. Yun po ang talagang mahirap. Sino yun? Sinong Montero yun, mami? Sinong Montero yung nahuli? Casey Montero ba? Isang artista na sikat, Casey Montero, pumasok sa isang club mga kapatid, nahuli po. Dahil wala daw si social distancing. Kaya ngayon, praise God. Salamat sa Diyos, nag-announce na po na after a while, pwede ng 10% daw sa church members ang ating tanggapin para sa ating church gathering, mga kapatid. And it is very difficult sapagkat gusto ng lahat na makapagsamba, di ba? Maging tayo gusto natin magsimba. At kung sabihin sa iyo na hindi ka pwede magsimba sapagkat sobra na, medyo masakit yun. So, pero mabuti na lang mga kapatid, pinapayagan na kahit papaano. Okay. And so, therefore, thus will I do unto you, Israel, and because I will do this unto you, prepare to meet your God. Now, hindi kita tinatakot. Masabihin mo, grabe ka namang pastor ka, porque pastor ka, nananakot ka. Yes. Tinatakot kita. Ulitin ko, lakasan ko pa. Tinatakot kita, dapat matakot ka. Alam mo kung bakit? Sobrang tapang mo. Akala mo ba matapang ka? Tingnan mo kung anong sinabi ng Diyos sa Biblia. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Ulitin ko, fear God. Matakot ka sa Diyos. Bakit? Because this is the commandment of God. For this is the whole duty of man. Kung kaya nga ang tao hindi takot gumawa ng kasalanan, windang-windang ang buhay ng mga kapatid sapagkat nagsusulo siya, masyado siyang mayayabang, masyado siyang mapagmataas, mahal niya kanyang sarili, kung kaya siya mapapahamak, hahangtong lang siya sa kamatayan, mga kapatid ko, hindi pa niya napatawad sa kanyang kasalanan at hindi pa siya nakatanggap kaligtasan. Paano? Mayabang at saka mataas ang tingin sa sarili. Mamamatay ka, hindi ka mabubuhay kung hindi ka lalapit sa Panginoon. Saan ka tutungo? Ngayon, sasabihin mong tinatakot kita. Yes, tinatakot kita. Bakit? Sapagkat yan po ang talagang katungkulan ng tao na matakot sa Diyos. Kapatid, itreat mo ako bilang ama na kung ako'y nagmatapang ngayon sa salita, it is because I love you. Mahal kita, gusto kitang maligtas. Gusto kong makatanggap ka ng buhay na walang hanggan. At buksan mo yung puso ko, that's true.
I want you to be saved. Hallelujah. Ganon siguro mga kapatid, kapag talaga nabahaginan ka na ng Diyos ng kanilang pag-ibig, oh how I wish na sana lahat ng tao, mga kapatid ko, ay mabuksan pong isipan at makita po nila yung ways of God, yung will of God, yung pag-ibig ng Diyos, na kapag tayo lalapit at magpakumbaba sa Panginoon, mga kapatid ko, tanggapin natin. Yes, maraming taong matapang sabihin nila kahit patayin sila, hindi daw sila lapit sa Diyos. Bala sila, mga kapatid. Pero alam naman natin na wala tayong ipagmamalaki, di ba? Ang dami ng mga bilyonaryo na gumastos ng pera, mga kapatid, para po sila magpagamot, namatay pa rin sila. Aanhin naman nila yung napakagandang musulio, napakagandang libing, kahit na ginto pat brilyante, mga kapatid, at diamonds yung kanilang kabaong. Pero ano ba naman yon? Patay pa rin sila. Eh ito, nag-aalok ang Diyos ng buhay na walang hanggan. Alam mo, ang relihiyon, ginawa ng tao, pero huwag tayong umasa na ang relihiyon makapagliligtas sa atin. Yan lang, isamahan lang po yan. Pero dito, mga kapatid ko, narito, akin pong ino-offer sa iyo ang tunay na kaligtasan ng Diyos. Sumampalataya kay Jesus Christ na siya yung Diyos na nagkatawang tao at tumanggap ka ng water baptism in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins and you shall receive the gift of the Holy Ghost at magkaroon ka ng eternal life. Babaguhin ka ng Panginoon, bibigyan ka ng Diyos ng brand new life, bibigyan ka ng Diyos ng kaligayahan, pasagarain ng Diyos ang buhay mo dito sa lupa, mga kapatid ko, at ikaw ay bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. So, ngayong gabi, salamat sa Diyos sa atin pong pagkaniig na ito. Ang akin pong pag-asa na ikaw, kapatid ko, ay pagpalain ng Diyos at sumaiyo ang total na karunungan at buksan ng Diyos ang iyo pong kaisipan at ang iyo pong puso at ang iyo pong sariling conscience, mga kapatid, so that you can answer a good conscience unto God. And you know what? In order for you to be able to answer a good conscience sa Diyos, bautismo po, mga kapatid, ang kailangan mo. So, kung ikaw ay makapag-desisyon na magpabautismo, kahit may katanungan ka, kumunta ka sa amin, mga kapatid, may Facebook tayo dyan, pwede kayong mag-comment sa ating mga videos, mag-comment kayo at sabihin niyo na gusto ninyong makunta kami. And we will be there at once, mga kapatid, para po tumulong po sa inyo. So, God bless you po, kapatid, ngayong gabi. Salamat sa Diyos sa iyong pagdalo. Tayong lahat ay tumayo at manalangin. Aming Diyos na mapagpala sa lahat, amin pong pinag-usapan, Panginoon, ang mahirap na kalagayan po ng daigdig naming kinaroonan sa ngayon. At wala po kaming magagawa sapagkat ito po ay nasusulat sa Biblia, Panginoon, na siyang gagawin mo. Plano mo ito, Panginoon, at ipinintulot mo na dumako ang tao sa kahirapang ito upang sana ay hahanapin ka, Panginoon, at matuto silang ihambing, Panginoon, paghambingin po ang kalagayan. Kalagayan dito sa daigdig at kalagayan po sa buhay na walang hanggan. Ang paghambing po, Panginoon, sa leadership ng tao at sa leadership ng Diyos. Ang paghambing po sa buhay-buhay dito sa lupa at sa buhay po sa New Jerusalem, sa langit, Panginoon. Lord God, hallelujah. Ikaw po ang mayroong karapatan at kapangyarihan, Panginoon, na hipuin ang bawat puso ng bawat nilalang. Aking dalangin, O Diyos, na hipuin mo nga ang bawat puso, higit lalo na po ngayon ang mga sumusubaybay at nakikinig at nakikisa po sa gawain ito. Lord God, hallelujah, na sa madaling panahon, pinaka mabisa, Panginoon, na sila po ay mag-submit themselves to you in water baptism bago po mahuli ang lahat. Lord God, hallelujah. Dalangin ko po na ang bawat isa, Panginoon, ay makasumpong. Hallelujah! At ang kanilang sarili masumpungan din nila, Panginoon, na mayroon pong pananampalataya sa iyo at magkusa silang lumapit sa iyo, Panginoon, hindi po sa religion, hindi po sa pag-anib, kung hindi, Panginoon, para po sa kanilang sariling kaligtasan. Lord God, hallelujah, malugod ka sa amin pong ginagawa na ito at Panginoon Jesus, tulungan mo kami na makapagpatuloy upang mailathala namin, Panginoon, sa lalong maganda pang paraan, Panginoon, at mabisang paraan pa ang iyong salita, O Diyos, na may pamahagi po namin sa lahat ng mga tao. Hallelujah.
pinupuri ka namin at pinasasalamatan ngayong gabi at sa iyong lahat ng kalulatian. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Kapatid, sa atin pong mga YouTube videos, itong ating gawain na to ay i-upload ito sa YouTube mamaya. At kapag masundan mo, magkakaroon doon ng subscription. Ang purpose ng subscription para po lahat ng i-upload naming mga videos doon ay ma-notified ka. And then, pwede kang mag-download at pwede naming ibigay sa iyo kahit na yung mga slides, yung mga materials natin mga kapatid para po iyong magagamit. Baka gusto mong magturo. At kung hindi ka man magtuturo, maging personal file mo para mayroon kang mabalik-balikan na aral mga kapatid sapagkat mainam yung mayroon kang parang library. Hallelujah. Praise the Lord. So in-encourage kita na mag-subscribe, i-like and share mo ang atin pong mga videos. Lalong pagpapala na galing sa Panginoon ang amin pong dalangin na mapasa iyo. Okay? So salamat po. Dadako tayo ngayon sa atin pong prayer request. Hallelujah. Inanyayahan ko po ang bawat isa na isulat po ang iyong kahilingan. Praise the Lord. Alam po ninyo, napakarami pong nag-aabang mayroon pong kumuntak sa akin sa Italy at nagsasabi na, Pastor, salamat po, tinugon na po ng Diyos yung aking ipinadalang prayer request. Praise the Lord. Mayroon ditong kapatiran tayo, si Titsi Rumel. Siya ay nanalangin sa Panginoon ng, magkano bang panalangin niya? 50,000? At siya po ay, Teacher, halika nga, magbigay ka nga ng testimony kahit kaunti. Halika rito. Binata po yan. License, teacher. Praise the Lord po. Makapasalamat po ako sa Panginoon for His blessing. Last Friday po, nag-prayer request po ako regarding about amount of 50,000 pesos. Kasi po meron po akong dapat bayaran. And bago pa po dumating tong linggo na to, pinagpala po ako ng Panginoon, answered prayer po. Yan po. Maraming salamat sa Panginoon. Tunay po na ang Panginoon ay sumasagot ng panalangin. Amen. Praise the Lord. Sa Panginoon po lahat ng kaluwalhatian at pasasalamat. Praise the Lord. Mayroon pa isa dito mga kapatid, si Pastor Charis Cutar. Praise God. Praise the Lord. Pinupuri ko po ang Panginoon sa kanya pong patuloy na pagtugon sa panalangin. Noon pong May 22, ako po ay nawala ng trabaho. Apektuhan ng COVID-19 pandemic, mga kapatid. At magmula po noon, ako po ay nanalangin sa Panginoon na palitan niya ng isang mas magandang trabaho at mas maayos, mga kapatid. And when I prayed for that, alam naman po natin na mahirap sa panahon ngayon ang mag-apply. But salamat sa Diyos dahil siya po ay patuloy na sumasagot ng panalangin at may trabaho na po uli ako, mga kapatid. So, prayer works. Amen. Ikaw na lang ang inihintay at magkakaroon ka rin ng testimony if you claim the power of God. Praise the Lord. Ang kagandahan ng trabaho na binigyan ng Panginoon sa kanya ay mas malaki pa ng 12 to 15% ang sahod kaysa dati niyang sweldo. Kaya maganda. Hallelujah. At saka work from home, dito lang sa bahay mga kapatid, magtatrabaho. Yung dati niyang trabaho, 6 months pa bago siya magkaroon po ng HMO, health maintenance. Ano ba yung HMO? Health maintenance, ha? Medical privilege, mga kapatid. Pero ngayon,
from day one, pagpasok niya, mayroon na siyang health maintenance agad. Siya at ang kanyang buong family. Okay. So, salamat sa Panginoon. We're just being encouraged by God to pray. You know why? When we pray, ang Diyos po ay naluluwalhati. Bakit? Kasi mayroong element ng faith yan eh. Na paghanga mo, ikaw kaya artista, mga kapatid, mag-perform ka, walang humanga sa'yo, gusto mo? O diba, kasarap noong may pumapalakpak sa'yo? Kapag tayo lalapit sa Panginoon para manalangin, ang Diyos po ay naluluwalhati sapagkat atin pong ipinakikita na naniniwala tayo sa Kanya. Kaya, bakit hindi ka sumulat ng prayer request? Damihan mo. Praise God. Tulad nitong si Ailimi Old Nomsig. Ay, baliktad pala. Gesmundo Emilia. Sister Emilia Gesmundo. Praise the Lord, sister. Sana nalidinig mo ngayon. Hindi man tayo nagkikita ng personal kasi malayo, nandyan kayo sa Italy. Pero praise God, salamat po sa Panginoon na kayo ay amin ding nakakanig sa pamagitan ng ating gawain dito sa streaming. Praise God. At ang kanyang prayer request, mga kapatid, ay salvation for her children, deliverance of Brother Glenn, and spiritual strength for her. Okay? Si Sister Chilly Nunez naman, prayer request daw niya, guidance and protection for her family at sa buong HGC family. Makahanap na po uli ng trabaho si Papa. Good health po sa akin at kay Brother Julius Alviar. Makabalik na po ang aking kapatid sa kaniyang trabaho. Kita niyo, mga kapatid, puro request po sa trabaho kasi yun pong ating dinaanan, mga kapatid ko, na lockdown dahil po sa pandemic na COVID ay talaga pong medyo mabigat at napakarami pong nawalan po ng trabaho. Hallelujah. Kung kaya nga, kung may trabaho ka sa ngayon at patuloy kang pinasasahod, mahalin mo ang trabaho mo na yan sapagkat yan po ay kaloob ng Diyos at regalo ng Diyos sa iyo. Si Teacher Joyce Salazar naman, Salas, prayer request niya, mga kapatid, ang daily protection ng Panginoon sa bawat isa. Good health and financial breakthrough. Oh, praise God. Ganun na itong good health and financial breakthrough, mga kapatid. More souls to be added in His kingdom. Hallelujah. Madali lang yan. Yung more souls to be added in His kingdom, tayo na mga kasama nitong gawain na ito, mayroon kayong cellphone, di ba? Mayroon kayong cellphone. Kapag may cellphone ka, isishare mo yung ating live streaming na ito. Share mo. At maganda ka ng watch party. At saka, kung nasa YouTube, ishare mo rin yung ating YouTube channel para doon nila mapanood. Kasi po, mga kapatid, kapag napanood mo, mayroon pong nakumuntak sa akin, mga kapatid, na sabi niya, ang tagal-tagal daw niyang hindi nalinawan kung ano daw yung tungkol sa Panginoon si Kristo, kung alin ba talaga ang totoo. Kung totoo ba yung Trinity, totoo ba yung Oneness. Sabi sa kanya, walang totoo dyan sa dalawa na Oneness at Trinity. Nag-uusap yan sila at pareho silang partido. Ang totoo doon, mayroong isang Diyos at ang pangalan niya ay Hesukristo at forever, Jesus Christ. Marami pong katawagan ng Panginoon Kristo sa Old Testament. Mga 100 pa nga eh. Bibigay ko sa iyo lahat eh. Pero yung mga yon ay memory na, mga kapatid, sapagkat ang gagamitin ng Panginoon buhat sa kanyang pagparito hanggang sa pag-akat sa langit, hanggang sa kanyang pagbabalik, hanggang sa kanyang paghari ng walang hanggan, Jesus Christ na, mga kapatid. Kaya po, hallelujah, para po maraming makakatanggap sa salita ng Panginoon, kapatid, pakishare po. Pakishare mo yung atin pong live streaming. Praise the Lord. And I'm so glad there are a lot of you who are sharing our live streaming, mga kapatid. Ito si, hindi ko po ito ikilala, mga kapatid, si Sister Conchita M. Galunggayan. Salamat po, Sister Conchita, na ikaw ay nakiisa po sa gawain ito. Pre-request po niya na sana magkaroon na ng day off
every Sunday. Okay? Magkaroon dapat siya ng day off, mga kapatid, every Sunday. Baka frontliner ito. No? Si Sister Tere Aguas naman, good health daw po and healing for her family and to everyone. God's provision and salvation. Praise the Lord. Sister Judith naman. Sino Judith ito? Ferrer? Erasmus? O Judith Reyes? O Judith Manyo? Ah, Sister Judith Erasmus. My prayer request, protection and good health for me and my family. Patuloy at maayos na trabaho ng aking asawa. Gumaling na ako sa pag-atake ng aking acid reflux, heartburn. Financial provision for everyone. Isang gamot dyan sa acid reflux ay ang pag-inom ng tamang amount ng tubig, ng 8 to 12 glasses a day, at saka inom ka ng calamansi juice ng walang asukal. Sabi niya, acidic na ako. Kaya nga, dapat uminom ka. Mali po yung ating paniwala na kapag uminom ng calamansi ang acidic, lalo nag-acidic. No, it will neutralize your acid kapag uminom ka ng calamansi juice. Subukan mo lang. Bukan mo lang, damihan mo ng tubig. At bawasan mo yung asukal. At huwag ka nang magpuyat. At iwasan mo lang kumain ng karne. Okay? Ito naman, si Dayan Carrasca Santos. May prayer request po siya, sana gumaling na ang anak niya na may sakit sa puso. Dayan Carrasca Santos. Praise the Lord. Si Divine Santos naman, Sister Divine Santos, praise God po dahil sa answered po ang isa sa mga request ko. Salamat po sa Panginoong Jesus. Hallelujah. Si Sister Elijah Qualing naman, prayer request niya, may God give me strength and wisdom for my interview tomorrow sa RTVM. Oh, sa Malacanang ito, sa radio, basta RTV, makamundi ko alam ang meaning niyan. TV Media, Radio TV Media ng Malacanang, mga kapatid. Siya po ay papasok dyan sa RTVM at humingi po siya ng dalangin na atin siyang ipanalangin sa Panginoon ngayon na bigyan siya ng kalakasan at more wisdom para bukas sa kanyang interview sa RTVM. More blessings to our business, guidance and protection to all of us. Okay. Nicole Alviar naman, prayer request ko po ay lumabas na ang qualifications of results for teachers at masama ko sa list at makapasok na sa San Juan National High School. Number 2, financial provisions and divine protection po kila Sister Cheryl Nunez and family, Cutar family, Alviar family, Habal family, and Hearn family. Financial provision also worth 10,000 pesos for business investments, favorable programs in my workplace. Okay. Sister Sonia Kuyag, Reposar naman, prayer request po, all good health ng Tagay CGC at Pastor Cutar's family at maging normal na ang palahon natin. Sa kanya naman, kailangan niya ng financial provision. Praise the Lord. Hallelujah. Sister Gladys Gallio naman ay prayer request niya guidance and protection sa lahat ng kapatiran at sa Cutar family. Guidance and protection din po sa araw-araw na pagpasok sa trabaho. Oh, mayroon siyang trabaho. Mayroon siyang trabaho. Graduate na siya, no? Oh, praise God. Pero mo, yung COVID-19 naging blessing pa. You know? Yung 5 months na ipapasok pa dapat, mga kapatid, presidente na mismo nagpasa sa kanila. Diba? Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Good health for my family. Kumusta, Sir Gladys? Sana soon magkita-kita tayo personally. God bless you. Mag-ingat ka. Saan ka man pumunta. We are praying for you. Si Teacher Romel Ong naman, prayer request, more wisdom and decision making. Guidance and protection and good health for his family, relatives, friends, at saka sa HCGC family. Favor in his work. Financial provision para sa kanya at sa lahat ng taga-HCGC family. Number 5,
life partner. Sweet ito, life partner mga kapatid. Kung ganyan ba lahat mga kapatid, ang mga lalaki na manalangin sa Diyos ng life partner, praise God. Hindi kung yung sino-sino na lang dyan. Kung ikaw man ngayon ay nakikinig at nangailangan ka ng life partner, tingnan mo si Teacher Rommel Ong, mga kapatid. Baka siya na yung alan mo. Hinahanap niya ang iba niya. Baka matagpuan mo na ang alan mo. Yun yung tinatawag na nagkita at itinadhana. Kasi minsan may mga nagkikita mga kapatid pero hindi tinadhana eh. Praise the Lord. Ito naman kay Sister Evelyn Tangong Kalaman. God bless you. Matthew for watching. Oh, si Matthew mga kapatid. Mark Luke Anjal. Ay, Matthew lang pala. Watching of Brother Matthew, thanks also for watching. Kung meron kang prayer request, isulat mo at idadalangin natin sa ating Diyos. Sister Armelina Manabat Miralles naman, divine protection para kay Brother Eric Miralles at sa aming family at sa HGC. Restoration para sa aking mga anak. Maraming kaluluwa ang maliligtas at tumanggap sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sister Lourdes, Teacher Lourdes, lalo sa kahilo naman, prayer requests, continuous divine protection, protection of God for all of us, favor, grace, wisdom, and direction sa paggawa ko ng module, good health for our entire family and its HGC saints. Hallelujah. Praise the Lord. Sister Divine Santos Oli, prayer request ko po, divine protection, God help po para sa mga mahal ko sa buhay, lalo na po si Vian sa kanyang allergic rhinitis. Oh, dali lang yun. Ang gamot pala sa allergic rhinitis, mga kapatid, alam ba ninyo, soob. Yung steam, hot water, mag-steam tayo, 15 minutes pala. At na pakinggan ko kanina mga kapatid, isang doktor na kilala, ang sabi niya, kapag tayo pala ay nagsusuob, nagpapadami tayo ng ating immune system. Ang COVID-19 virus pala ay wala pang nakakamatay sa kanya na gamot. Pero kapag nagsusuob tayo, lalakas yung ating immune system, hindi siya makatake sa katawan mo sapagkat ang talagang makakapatay lang sa COVID-19 virus ay yun lang immune system ng tao. Okay, Sister Sonia Kuyag naman ay good health naman for her family and guidance protection for her family. Praise the Lord. Sister Jean Salazar naman, continuous blessings, favor for my children in their works, financial provision for house repair, good health for everyone. God bless us all. Praise the Lord. Si Sister Kim Nicole Dalmacio Fernandez naman, prayer request ko po, protection po naming pamilya at ng HGC. At salamat po sa answered prayer na nakabalik na si Mama sa trabaho at nakastart na din si Ate Hannah sa kanya ding trabaho. Praise the Lord! May trabaho na rin si Hannah mga kapatid. At nakabalik na po sa trabaho si Sister Eileen Fernandez. Praise God! Hallelujah! Sister Divine Santos naman, request daw po niya na makahanap na din ng trabaho si Paulo Reyes at Paulo Carlo Reyes. Dalawang Paulo ito mga kapatid, parang anak po ni Sister Divine Santos. Hindi po nakabalik po sa Macau yung isa ng anak kasi dahil po sa COVID mga kapatid. At noong mag-stay na sa Pilipinas ng 3 buwan, nawili na sa kanyang anak at asawa, mga kapatid, ayaw niya nang bumalik sa Macau. Baka magkaroon uli ng lockdown. Baka doon na siya, di na makikita pamilya ng mga kapatid na basta-basta. So ayaw na niya. Naghanap siya ng trabaho dito. Brother, dalawang Paulo, Paulo Reyes, ipagpipray natin sa Panginoon na makahanap na kayo ng trabaho at saka magpakatapat kayo sa ating Diyos sapagkat ang Diyos nangangako na pagpapalain niya yung mga matatapat sa Kanya. Si Brother Ralph Ongkalaman, prayer request daw po niya na Sister Elijah Qualing
na magkaroon po ng God's favor sa kanyang interview bukas sa RTVM na matanggap siya sa posisyon na available sa Malacanang. Amen. Si Teacher Rosalina Lanusa, good health and God's protection every day. Si Sister Hannah Gigilian, prayer request po ni Brother Vic Lanusa, good health for every one of us and God's continuous presence in our lives. Patuloy natin mga kapatid na idalangin si Engineer Brother Vic Lanusa na yung kanya pong lalamunan ay tuluyan ng magbubukas para po makapagsalita siya ng maayos at makakakain na po at makainom siya ng tubig ng maayos, mga kapatid. Praise the Lord. At sa kanyang kanang braso, mga kapatid, na gumaling na para po wala na po yung naramdaman ng sakit. Sister Yvonne Santos uli, prayer request ko po para sa pamangking kong si Benjamin Santos, lalo na gumaling na sana gumaling na sa kanyang heart ailment. Meron pala itong sakit sa puso, mga kapatid. Okay. Teacher Joyce Salazar Salas naman, more sales sa aking online business. Oh, gumaganda, mga kapatid. Ito ay may narinig kami, kumita na siya ng medyo malaki-laki na sa kanyang online business. Kayong mga naghanap dyan ng business, tularan ninyo ito, maganda ito, mga kapatid. Maliit lang pong kapital, utak po ang pinapairal at sipag at diskarte. Praise the Lord. More sales sa kanyang business. Si Sister Evelyn Ungka naman, prayer request blessing for our business for Ralph. Mayroon silang milk tea. Ang mura po ng kanyang milk tea, ang sarap-sarap pa, mga kapatid, at tama po ang sukat. No? Delivered sa inyong bahay at your doorstep. Hallelujah. Makahanap po ako ng online business about drop shipping. Drop servicing ba? Drop shipping. A drop servicing. Financial breakthrough. Okay? Yung talagang pagpapala, mga kapatid, na malakihan. Praise the Lord. Iba mga taga-ICGC, no? Kung kailan may COVID at saka may lockdown, saka nagpipray ng mas malalaki pang kita. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ay talaga pong marunong sa lahat. Kahit ba anong hirap ng daigdig, kung ang Diyos magbibigay siya ng pagpapala, tanggapin mo, kasi pagpapala ng Diyos yan. Kahit pa maayos ang sanglibutan, maayos ang daigdig, kung hindi ka bigyan ng Panginoon, wala ka rin. In fact, ang dami namang naging bigars kahit noong panahon pa ng malaya na panahon, di ba? Pero ngayon, pwede pa rin magpayaman ng Diyos sa mga tao, mga kapatid, lalo na higit doon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Praise the Lord! Okay? Okay. Tapusin natin, mga kapatid, sapagkat lampas na tayo ng 10 minutes daw. Okay. Sino ang last? Okay. Si Daniele Santos. Daniele yan sa Tagalog eh. Kasi pag Tagalog ang Daniel, lalaki yan. Pag sinabi mo Daniele, babae yan. Si Daniel Santos. Prayer request. Oh, meron siyang kapatid na Daniel din. Santos Jr. Ah, tatay niya ba? Tatay niya si Daniel Santos Jr. to be safe in the arms of the Lord forever. Ah, patay na? Kalilibing po niyan. Yung ba yung nilibing kapon? Ano, isang araw? Okay, may soul rest in peace sa Panginoon, kapatid. God bless you, Sister Daniel Santos. Condolence po. Okay? Yung mga parating po, mga kapatid, na hindi na po natin nababasa, ito naman kay Brother Vic Sison, prayer request po niya na magkaroon po ng maraming binta sa kanyang business na online, mga kapatid, at siya po ay
mabigyan ng Panginoon ng favorable job na makagawa siya mga kapatid ng app na bibinta po at tatabo sa takilya mga kapatid ko. App po ang mga gawa sapagkat ito po ay graduate ng IT Physics. Praise the Lord. Ito naman si Sister Lee Miralles Patz, God's protection for us and good health and for COVID to go away. Lala yan. Lalayo na yan, mga kapatid. Isang rebuke lang in Jesus' name. Basta sumunod lang tayo sa social distancing at maghugas tayo ng kamay at saka magmask tayo lagi. No? Tandaan nyo na wala pong hihigit sa nag-iingat. No, so kung hindi naman kailangan lumabas sa bahay, huwag ka lang lumabas sa bahay kasi ta-traffic lang sa labas. At kung hindi naman kailangan masyado, ipagpabukas mo na. At saka huwag kang lumapit sa tao. Dapat malayo. Sabi nga nating presidente, ang layo dapat, singlayo ng paranyake at kubaw ang bawat tao para walang hawa-hawa. Ito naman, ulit si Sister Daniel Santos, prayer request po for Lynn Santos na gumaling at maging mabuti ang kanyang thyroid at maging mabuti ang sales ng business namin and God's protection for her daughter and the whole family. Yes po. Okay? Okay, mga kapatid, anyayahan ko ang ating workforce dito, skeletal force na pumunta rito sa harapan at sabay-sabay tayong manalangin sa ating Panginoon. Dadalhin po natin ang ating mga prayer request. Tandaan mo kapatid, ang usapan po dito, let your request be made known unto God. Yan po ang usapan. Ipaalam mo sa Diyos ang iyong kahilingan. Ibig ba sabihin, hindi pa alam ng Diyos? No. Alam na ng Diyos yan. Kaya lang, noong kinonceptualize mo, nasa isip mo, at pinasok mo sa puso mo at isinulat mo, iyon po ay isang gawa po, effort na yon na pinakita mong ipinapaalam mo sa Diyos yung request mo. Utos niya eh. No? Hindi dahil hindi alam ng Diyos, kung hindi, dahil sumusunod tayo sa utos mga kapatid. Na let us make our request be made known unto God. And then, sa prayer naman, hindi yung luluhod talaga tayong gapang-gapang na talaga bang parang nagmamakawan na nilimos. No. Hindi gusto ng Diyos na ganun, mga kapatid. Ang kailangan ng Diyos na tayo ay sumunod at maniwala sa Kanya. Ang sabi niya, ask and it shall be given. Seek and ye shall find. Knock and the door will be opened unto you. O, diba? Kaya, hingi tayo sa Diyos bilang ating Ama ng formal na paghingi, mga kapatid, na serious, yung tao sa puso ba, at mayroon tayong pananampalataya. Hallelujah. So, kailangan simple lang. So, ngayon, kung nandyan ka pa, makiisa ka, habang nagpipray tayo mga kapatid, pakitaas po yung iyong kamay. Gusto ko dito tayo para makita sa camera mga kapatid. Dito po tayo. Sige po. Manda rito. Para makita tayo sa camera mga kapatid. Huwag kang mahiya. Kasi malapit na tayong maging mga celebrity. Celebrity na tayo ng Diyos mga kapatid eh. Mahira, wala na po masyadong nagpapakita ng pagkahiya mga kapatid sapagkat wala tayong dapat ikahiya. Dapat ang Panginoon atin pong ipagmamalaki kasi siya po ang Diyos nating pinaglilingkuran. Okay, manalangin po tayo mga kapatid. Hallelujah. Aming dakila at mapagpalang Diyos, aming Amang sumasalangit, kami po ay dumadako sa paanan mo, Panginoon, before your throne of grace at nagpapakumbaba na ginagamit po ang aming pananampalataya at ang aming karapatan bilang iyong tunay na mga anak upang humiling sa iyo ng mga bagay-bagay, Panginoon, na mga nakasulat
at isinulat po ng mga may-ari ng prayer request, Panginoon. Sila na mga may paniniwala sa iyo. Sila na mga sumasampalataya sa iyo. Sila, Panginoon, na nakakilala sa iyo pong tunay na kapangyarihan at umaasa po, Panginoon, sa iyong tulong. Lord God, batid mo ang mga prayer request na ito habang kanilang sinusulat ay kanilang pinapaalam sa iyo. Kung kaya, Panginoon Jesus, sama-sama kami ngayon na nagluluwalhati at tunay na nagpupuri sa inakilang pangalan at itinataas ka, Panginoon, at kami lumalapit sa iyo kasama po ng aming tao sa puso, pagsamba sa iyo sa ganap ng Espiritu at katotohanan, at ang aming pong paniniwala at ang aming pag-asa ay ikaw, Panginoon, ang siyang makatutugon at makapagbibigay, hallelujah, ng mga prayer request na ito. Lord God, hallelujah, ganapin mo, Panginoon, at ipagkaloob sa kanila ang kanila pong inihiling ayon sa iyong kalooban. Lord God, ito ay lang-alang po sa iyong dakilang kaluwalhatian. Lord Jesus, itinataas ka namin at patuloy kaming sumasamba sa iyo at sumasampalataya na ikaw, Panginoon, ay tunay po na nakikinig sa amin at handang sumagot sa amin sa alinmang dalangin na amin pong ibibigay sa iyo. Lord God, malalahati ka at patuloy ka mataas at pagpalain mo po ang bawat isa. Hallelujah. Ngayon, formal namin, Panginoon, na sama-sama at pinagkasunduan at nagkaisa kami, Panginoon, na hilingin sa iyo, hallelujah, ang katugunan para po sa mga prayer request na nakasulat na amin pong tinanggap. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mayroon pang dagdag dito si Sister Margarita Solteras. Prayer request po, nawa na magkaroon ng relasyon ang mga kapatid niya sa Panginoon. Hallelujah. At magandang relasyon nila magkakapatid. Relasyon sa Diyos ang tinutukoy niya, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Okay po. With that, salamat sa Panginoon sa isang matagumpay po na kaganapan ng atin pong paglilingkod ngayong gabi sa atin pong prayer meeting. Kapatid, may I invite you once again sa atin pong Sunday morning worship ng 9:30 po dito sa Sunday dito rin. So, God bless you po. Hallelujah. Let's rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Remain in the Lord and God will bless you and your family. Hallelujah. Praise the Lord. Son of man.